Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana kayo ay ligtas sa nakaraang bagyo. Ngayon tayo ay nasa ika-anim na linggo na ng aralin sa Pilipino. Handa na ba kayong matuto? Bibigyan pansin natin sa araw na ito ang paglalarawan ng mga elemento ng kwento tulad ng tauhan, tagpuan, at banghay. Nais niyo bang makinig sa isang kwento? Tara na! Makinig ng mabuti upang masagutan ang mga tanong pagkatapos. Batang maaasahan. Hango sa lrmds.deped.gov.ph. Sabado ng umaga, maagang lumabas si Roland para maglaro. Sa tarangkahan ay nabungaran niya ang isang matandang nakahandusay. "Totoy, Totoy! Tulungan mo naman akong makatayo rito." Pagmamakaawa ng matanda kay Roland. Nilapitan ni Roland ang matanda at inalalayan niya ito. Nakita niyang dumurugo ang tuhod ng matanda. "Inay! Inay!" ang palahaw ni Roland. Napatakbong lumabas ng bahay si Aling Ason at dinaluhan ang matanda. "Naku! Ipagpaumanhin ninyo at ako'y nadulas at napatama ang aking tuhod sa matutulis na bato," paliwanag ng matandang babae. Iniupo nila ang matanda at ipinatong ang dalawang paa nito sa misitang nasa kanyang harapan. Ngayon mga bata, sagutan natin ang mga katanungan ayon sa inyong pagkakaunawa. Kunin ang inyong sagotang papel at lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong iyong napakinggan? Pangalawang bilang, sino-sino ang tauhan sa kwento? Pangatlong bilang, saan nangyari ang kwento? Pang-apat, bakit nasabing maaasahan ang ang bata sa kwento? Panglima, ano ang naunawaan mo sa kabuuan ng kwentong iyong nabasa? Sa unang bilang, checkan natin ang inyong mga sagot. Ang pamagat ng kwento ay batang maaasahan. Pangalawang bilang, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Una ay ang batang si Roland, kanyang nanay, at ang matandang si Aling Ason. Saan nangyari ang kwento? So, ang kwento ay nangyari sa tarangkahan. So, ang tarangkahan mga bata ay maaring nasa isang labas lang ng bahay o daanan. So, bakit nasabing maaasahan ng bata sa kwento? So, ang bata sa kwento mga bata ay maaasahan dahil natulungan niya ang batang o ang matanda na nangangailangan ng tulong, so inalalayan niya ito dahil nakita niya nagdurugo ang tuhod. So ano kaya ang iyong naintindihan sa kabuuan ng kwento? So maaaring iba-iba ang inyong mga kasagutan, depende ito sa inyong pagkakaunawa. So maaaring ang inyong sagot ng bata sa kwento ay inyong naibigan dahil ito ay
maaasahan o matulungin sa mga nakakatanda na kahit hindi na pagsabihan ay tumutulong na ng kusa. Ngayon mga bata, ating alamin ang mga elemento ng kwento. Ang una ay ang pamagat. Ano ang pamagat? Ito ang titulo ng isang kwento. O, sumasalamin sa buong nilalaman ng kwento o salaysay. Ano naman ang tauhan? Ang tauhan, ito ang pangunahing tagaganap sa kwento. Ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, tulad ng pisikal at pananamit, kilos na nagpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Pangatlo ay ang tagpuan. Ang tagpuan, mga bata, ay ang lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento. Ito ang naglalarawan o ginagalawan ng kapaligiran ng mga tauhan. At ang panghuli ay ang banghay. Ang banghay ay ang sunod-sunod na pangyayari sa isang kwento. So, ito ang pinakabuod o ano nga ba yung naunawaan mo mula sa simula hanggang sa dulo ng kwento. Ngayon mga bata, magkaroon ulit tayo ng pagsasanay. So, piliin at isulat sa patlang ang angkop na tagpuan sa bawat tauhan. So, tagpuan, pag sinabi natin tagpuan, saan nangyari ang kwento. So, piliin at isulat sa patlang ang angkop na tagpuan sa bawat tauhan. So, mangingisda, saan nga ba ang mga mangingisda? A. Bukid. B. Tabing dagat. C. Syudad. E, titik lamang ang isulat. Ang tamang sagot, tsaka natin, tamang sagot ay letter B. Sa pangalawang bilang, mga mag-aaral. So, saan ang tagpuan ng mag-aaral? A. Ospital. B. Parke. C. Paaralan. Ang tamang sagot ay letter C. Pangatlong bilang. Ang mga magsasaka, saan kaya ang kanilang tagpuan? A. Bukid. B. Istasyon ng tren. C. Simbahan. Ang tamang sagot ay letter A. Sa bukid sila. Pangatlong bilang, tendera ng isda. So, ang tendera ng isda ay A. Opisina. B. Barangay Hall. Si palengke. Ang tamang sagot ay siyempre nasa palengke, letter C. At panghuling bilang, ang kuneho at pagong. Saan naman kaya madalas ang kanilang tagpuan? A. Parke. B. Kagubatan. C. Tindahan. Ang tamang sagot ay letter B. Okay.
ilagay ang score sa inyong sagutang papel. Ngayon mga bata, natapos na ang ating aralin. Sagutan ang nakapost na activity sa ating class dojo at iba pang gawain pagkatuto at karagdagang pagsasanay. Hanggang sa muli, paalam!